Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back po sa aking channel. Today is Saturday, September 14, 2019. So ang bilis lang ng araw guys, parang kailan lang yung September 1 ngayon. Mangangalahati na yung buwan. Anyway guys, for today's video, pag-uusapan naman po natin guys kung paano nga ba tayo makapaipon guys kahit na maliit lang yung sahod natin o yung kita natin. Una guys, pay yourself first. So, ibig sabihin, pag magsahod ka, bayaran mo muna yung sarili mo. So, halimbawa guys, nagsasahod ka lang na 12,000. So, una mong gawin, kunin mo doon yung 10% ng 12,000. So, ang 10% ng 12,000 ay 1,200, di ba? So, kunin mo na agad yun na pagkasahod mo. Ang natira doon, magiging 10,800 na lang. So, ang una mong gawin guys, bilhin mo muna yung tagang kailangan nyo sa buhay or kailangan nyo sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Tulad ng pagkain, yung allowance ng mga anak nyo, yung pamasahe natin sa pang-araw na pagpunta rin sa trabaho. Yun muna yung uunahin mo guys, bago mo bilhin yung gusto mo. So, pag may natira, itago mo muna para sa susunod na sahod mo pag may natira ulit, idagdag mo dyan para sa ganon mabili mo yung gusto mong bilhin. Tapos guys, minsan kasi guys nalilimutan natin, mas inuuna pa natin yung gusto natin kaysa kailangan natin, kaya ayun nasi-short minsan. Kaya dapat pagkuha natin ng sahod, pag-isipan muna natin kung paano yung gagastusin at kung ano yung dapat natin unang bilhin. Okay? Pangalawa guys, hanggat maari, iwasan po natin na mangutang guys. Kasi, para po malaman ng karamihan, yung utang po, kasi, isa yun sa mga humuhugot sa atin guys pababa eh. Lalong-lalo na ngayon. Mahirap na ngayon maghanap ng uutangan guys na walang interest, di ba? Huwag natin pag-usapan yun kasi yun na yung reality guys eh. Pamihira ka na makahanap ka ng hihiraman mo na walang interest eh. Kaya yun na yun. Kapag nagsimulan kasi nating mangutang guys, maaring tuloy-tuloy na yung utang natin. Utang sa kabila, ganun. So, hanggang sa tatagal yon, dadami at dadami ng utang natin. So, hindi na natin mabubudget yung sahod natin. Hindi natin alam kung saan makapunta yung kita natin. Kaya yon, hanggat maaari guys, iwasan po natin yung pangungutang. At saka guys, pangatlo guys, iwasan po natin muna ang magbili ng mga mamahaling gadget. Tapos ipagmamayabang sa social media. Huwag yun kasi hindi makakatulong sa atin yun. Okay lang naman na bibili tayo ng gusto natin guys, pero hanggat maari, unahin po natin yung kailangan na kailangan natin sa buhay. Okay? Pangapat guys, huwag lang po tayo mag-focus sa ating trabaho guys. Ibig kong sabihin, we find another source of income. Like for example, magdegosyo ka. Tulad sa mga online business, magpo-post ka sa Facebook na maaaring mong mapagkitaan guys, or mag-apply ka sa mga real estate agent. Kasi yung nabanggit natin kanina yun na sahod mo 12,000 tapos kukunin mo yung 1,200, pag binilang po natin yun guys, sa isang taon yung kita mo dun or yung masisave mo lang ay, so 12 times 1,200, so magiging
14,400 lang siya guys sa isang taon yun, yung magiging savings mo. So, pag doon lang tayo mag-focus, so masyado siyang maliit guys at matatagalan tayo bago tayo makaipon ng malaki. So, yan nga yung advice guys. Naghanap tayo ng ibang mapagkitaan para mapadala yung pag-iipon natin. Panglima guys, kailangan din natin na mag-set or magbigay ng deadline sa sarili natin. Halimbawa lang, ganito. After 2 years, kailangan meron na akong, halimbawa lang guys, 300,000. So, para madisiplina mo yung sarili mo, maiwasan yung gastos dito, gastos doon. So, kailangan mag-set ka rin na after 2 years, meron ka ng ganyan. Halimbawa, 300,000. Yun na. So, ang so, pag nagagastos ka, siyempre, iisipin mo nun, mag-iisang taon na, ganito pa lang yung maipon ko. Diba? So, ang mangyari doon, sa bawat gastos mo, na, especially na gagastos ka ng malaki, iisipin mo yung savings mo. Oh, makakaya ko pa bang makaipon ng ganito sa dalawang taon? Isang taon na, ito pala yung maipon ko. Diba? So, ganyan guys. Parang magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo na maabot mo yung goal mo, di ba? So, hanggang dito lang po muna guys. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po nating video. Anyway guys, kung bago pa po kayo dito sa channel ko, kung hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick lang po ng subscribe button sa baba at pati na po yung notification bell. Para po pag nag-upload tayo ng bagong video, agad po kayong manonood. Maraming salamat po guys. Hanggang sa sunod po nating video. Bye-bye!